NU tinaob ang Lasal. Vanjie Alinsog binugbog ang DLSU. Gagate walang panama kay Vanjie. Kanino galit sa team? Coach RDJ frustrated sa girls. At Vanjie Alinsog napamura. Good day, Chismosang. Welcome back to our channel. But before that, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click our notification bell para updated ka sa latest chismis ng volleyball sa Pinas. Isa na ito sa heartbreaking loss ng DLSU sa laban ito kontra NU. Isang calling nga ito para sa Lasal na kailangan nilang mag-step up para sa kanilang koponan. Nahirapan nga ang DLSU dahil kulang nga sila sa isa pang effective na outside hitter. Di pa rin nga pasok si Angel Canino sa laban ito kontra sa NU, kahit naging madali na lang sa Lady Bulldogs na pataubin ang DLSU. Walang ang naging panama ang mga blocks ni Gagate kay Vanjie Alinsog, kung saan ay hindi nga ito nakaporma sa mga atake ni Vanjie. Hirap nga ang DLSU na masuklian ang mga malalakas na spikes ng Lady Bulldogs sa pangunguna mismo ni Vanjie Alinsog. Hirap nga ang pumatay ng bola si Malaluan, kaya't ginamit nga rito si Laput Mapabakroman ay binubatuhan pa rin ito ng bola dahil kailangan nga nilang pumuntos. Subalit napakaangas nga sa depensa ng NU, kaya't kahit anong iwas ng Lasal sa blockers ng Lady Bulldogs ay nakaprepare naman ang kanilang floor defense. Hindi nga nasolusyonan ng Lasal ang opensa ng NU, kaya't makikita mo nga sa mukha ni Coach RDJ ang pagiging stress nito sa performance ng kanyang girls. Maliban nga sa kanya ay tila frustrated nga rin si Angel Canino sa bench dahil nahihirapan na nga ang kanyang mga kasamaan na pataubin ang NU. Wala nga itong magawa kundi manood na lang kung paano dinadahan-dahan ng Lady Bulldogs ang kanilang koponan, at pinataob nga ito sa loob lamang ng 4 sets. After the game ay tinanghal nga na player of the game rito ay si Vanjie Alinsog na nagtala ng 22 points. Ito na nga ang masasabi nila ng David versus Goliath, kung saan ay binabasag nga ni Vanjie ang defensa ni Gagate. Dahil nga sa pagkatalong ito ay mahihirapan na nga ang DLSU na makuha ang twice to beat advantage sa semis, dahil magapak nga lang ito sa 3rd place replacing NU sa position. Nagpalitan na nga lang sila sa ngayon at ang NU nga has a chance to get the twice to beat advantage. NU has now 10 wins and 2 losses, while DLSU has 9 wins and 2 losses. Pwede pa naman silang humabol, but it's not guaranteed kung kakayanin ba nitong lampasan ang kanilang mga remaining games. So hanggang dito na lang muna mga kachismis natin for today's video. Huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest chismis sa volleyball. Thanks for watching and bye for now!